Hello, brilliant people. This is Jobert Bergoza, and welcome to Jobert Talks. In tonight's conversation, hinaan lang natin ng konti yung boses natin kasi oras natin ngayon, 11:34 na po ng gabi. So, I'm sure marami nang natutulog sa area ko ngayon. Kaya dapat kontrolado tayong lahat. Nag-video lang ako, napaka-late kasi kanina, marami akong ginagawa. Preparation for tomorrow. Kasi Sunday ngayon, tomorrow is Monday. Share ko lang sa inyo na dito sa Taiwan, lagi mo lang isecure yung lesson mo. Yun lang talaga. May PowerPoint ka, meron ka ng gagawin para bukas. Yun, perfect na yan. Enough na siya. Kaya lang, eto yung dapat niyong tandaan. Ang pagbuo kasi ng PowerPoint dito sa Taiwan, kailangan talagang pag-isipan. Napakadaming kailangan i-consider. You have to check if the students can handle the activity that you're going to let them perform. Yung mga words na naka-reflect doon sa PowerPoint mo, okay ba siya? Yung font style na ginamit mo, natagalan ako kanina kasi gusto kong mag-change ng font style. Kasi parang more on words kasi ako ngayon dahil meron silang sasagutan na part sa libro. Nung tinanong ko kasi yung plan, dapat sasagutan nila yung part ng libro. May after reading, while reading, and tsaka yung after reading. At tsaka ano, before reading, while reading, and yung after reading na part no sa activity nila. Kailangan nilang sagutan tomorrow. Ito yung focus ko sa week na ito. So, kailangan yung mga words na mag-reflect sa aking PowerPoint, visible siya, kumbaga. So, yung ginamit kong font style before, medyo yung style niya is hindi masyadong clear kapag marami na yung text na nakalagay doon sa screen. So, naghanap na naman ako ng font style na mag-fit in talaga. Pakita ko sa inyo yung ginawa ko kanina, ha. Yun o, naglista talaga ako ng mga font style. Ayan o, Ayan. Sinulat ko talaga yung mga font style dito sa Canva na feeling ko parang maganda siyang gamitin. So, in-explore ko pa talaga ng mabuti. So, dito pa lang kinain na yung oras ko. Tapos, yung paglagay natin dito sa mga kailangan, of course, you need to see to it na talaga mag-fit in siya sa mga bata. Ngayon, tinitingnan ko yung cover page, yung pinaka-front page talaga ng ating or first slide ng ating PowerPoint. So, tinitingnan ko kasi kung ano pa yung mga pwede kong ma-add ng mga element just to show na may connection talaga siya sa title ng ating lesson for this week. So, yun siya. Ang daming kailangan i-consider. Tapos, mag-iimot-imot ka pa. Kung, be, okay ba to? Tatanggalin ko ba to? I-add ko ba to? Whatsoever. Ang daming kailangan i-consider talaga. Kaya, medyo dito ka magsa-struggle para sa akin, ha? Kasi yung pagtuturo, okay naman yun. Sanay naman tayo sa teaching talaga. Pero dito sa pagpaplano ng iyong lesson, yung PowerPoint mo, dito medyo kakainin talaga yung oras mo. Kasi nasubukan ko na gumawa in advance doon sa school, lalo na sa mga vacant time ko. Kahit na sinimulan ko siya ng Monday, kakainin pa rin yung mga other days na parating. Parang sa Tuesday, kailangan ko pang maglaan ng konting oras para i-revisit na naman yung aking PowerPoint, ganun. So, that's really the reality here. You have to imagine kung ano yung outcome ng lesson na prepare mo sa kanila. Sometimes, after kung ma-apply sa isang klase or sa dalawang klase, for example, matapos sa isang araw, for instance, nung kung ma-discover na parang hindi nila carry yung plan na ginawa ko today or this week, so kailangan kong mag-innovate, kailangan kong magtanggal, kailangan kong magdagdag or whatsoever. Parang ganun, may mga point na ganun. Pero so far, itong prepare ko sa kanila for tomorrow, hindi siya masyadong mabigat. Kasi, andito na ito sa activity nila, ito, alam na nila na kailangan nilang sagutan ang part na ito. So, ang akin na lang is, i-guide sila tomorrow sa
mga gagawin nila. By the way, sa Tuesday pala dito ay holiday. Yun yung Moon Festival talaga nila. If hindi ako nagkakamala, yun yung celebration nila ng Moon Festival. So, wala kaming pasok sa Tuesday, sa linggong ito. So, makaka-relax tayo ng isang araw. And sa Tuesday, meron akong 4 classes. So, na-save na tayo dyan. Nalibre na tayo ng 4 na klase sa ating Tuesday kasi walang pasok. Ayan. So, ang bakbakan na naman natin ngayong week na ito ay Wednesday, Thursday, Friday. Pero nakwento ko na sa inyo na Wednesday at saka Thursday yung mabigat sa atin. Kaya, laban lang mga dear. So, eto ngayon, almost done na ako sa aking PowerPoint. Ilang mga variations na lang, ilang mga checking na lang sa mga parts. Matatapos na ako. Kasi, tinunan ko lang ito ng paulit-ulit eh. Minsan kasi mga my dear, kahit na gano'n ko na siyang tininan, maganda yung font style na napili ko ngayon. Okay siya na font style. Maganda siya, very cute. Tapos, napoproject niya talaga ng maayos yung mga words. Kasi very important yan eh. Na pag ipinakita mo sa mga bata, madali lang nilang mabasa. Hindi yung mga complicated na mga font style. Yung mga photos dapat talaga nagkukonect siya doon sa ideyang pinoportray ng slide mo. Ganun. So, kailangan mo maghanap ng mga pictures. But again, sa aking PowerPoint ngayon, hindi po siya masyadong maraming photo. Kasi hindi ito yung part na magdediscuss ako ng todo. Ito kasi yung babasahin nila yung libro, tapos after reading, they're going to, meron siyang tatlong parts. Before reading, meron na silang dapat sagutan ng mga questions. And then while reading, meron ding activity na kailangan lang i-perform. And then right after reading, they also have something to accomplish. Ganun yung flow ng aming activity as part of SDG. Na-discuss ko na itong Sustainable Development Goals. Ito yung topic ko last week. Itong tatlong words na ito, in-emphasize ko na ito sa kanila. So hopefully, hindi nila malimutan. Tomorrow, i-recall ko to. Itatanong ko to sa kanila uli. I just wanna, you know, evaluate if na-remember pa ba nila yung mga example ko when we talk about sustainable, when we talk about development, ganun. So, ito yung mga bagay, mga my dear, na very easy lang sa atin tingnan. Pero actually, kapag ini-apply mo siya, naku, ang hirap. Kasi different kasi yung level ng mga bata when it comes to the language. May mga classes ako na magagaling talaga sila sa English. Pero may mga classes din ako dito. Ngayong semester na to ha, kasi nafe-feel ko na pang dalawang week na kaming nagkita. So, na-observe ko na ang section na to parang hindi sila masyadong expose sa language. So, pag ganun, kailangan i-level up mo rin yung strategy mo. Kailangan mag-isip ka ng panibagong approach na kung saan makakakonek pa rin yung mga estudyante sa'yo. So, yun lang so far. Yung i-chika ko sa inyo ngayon, kwento ko lang sa inyo na eto yung kailangan nating ilaban. Ako kasi, hindi naman nakakapagod, pero 11th hour kasi ako mga my dear, hindi tumatakbo yung imagination ko kapag hindi siya deadline. Kaya, sad to say, wala akong magawa eh. Ganun yung design ng utak ko. Kasi pag mga ganito na mga oras na lang yung pag-itang, kailangan masubmit ko na lahat, chuchu whatsoever. Tsaka lang gumagana ang lahat. So, definitely, eto yung nangyayari ngayon. It's already 11:42. So, laban lang tayo mga my dear. So, see you tomorrow for another video. Hindi ko talaga pwedeng palagpasin ang araw nung wala akong new video sa akin channel. So, this is for this beautiful Sunday. See you tomorrow, everyone!